talaga naman ang power bicycle ang na-develop ng ilang high school students from Bulacan. Ilang padyak lang kaya nang mag-produce ng kuryente. At pwede pang mag-recycle ng papel at lapis? Tara, let's change the game sa Project Cycle! School materials na gawa sa basura? At simpleng bisikleta na kayang lumikha ng kuryente at may wifi signal? 3 problems, 1 solution. Kaya yan ang Project Cycle, na brainchild ng senior high school students from Bulacan. Why not recycle po kung ano pa yung meron po tayo to not only help the environment but also the students like us. Gawa sa ilang controller, motor at touch sensors, kayang i-convert ng Project Cycle ang mga gamit ng papel at water lily, pati mga rice milling industry wastes tulad ng rice husk o ipa, to recycled, ecologically friendly paper and pencil. Sa Project Cycle, goodbye na rin sa fuel-powered machines at electricity, dahil cycling lang ang sagot sa makinang nakakabit sa likod ng bike, na kayang mag-supply ng internet at enerhiya to gadgets. Anytime, anywhere. We actually attached a motor in the wheel of the bicycle. So, parang while cycling around, we were able to create energy from kinetic that can be converted into kinetic and mechanical energy. Isimulan po natin yung Project Cycle with some wheel-on-wheel action. Dahil dito po, nagkikreate siya. Dito, siya nagje-generate ng power to convert it to electricity. Napapower nila itong Wi-Fi modem. Kaya nagiging walking or moving Wi-Fi itong Project Cycle. At the same time, dahil marami tayong power na nage-generate, pwede rin pong maging charging station. This is only the beginning for Project Cycle. Lalo't ongoing pa rin sila sa pagpapatent dito. We would like to explore more on the other materials that we can use. Sa bike naman po, we are planning to make it more stable so that it would reach more places. Mga kapuso, ongoing na ngayon yung blending process natin dito sa Project Cycle. So nilagay na natin yung main ingredients / materials natin dito. Pagkatapos po ng sifting tsaka drying steps natin dito sa Project Cycle, eto na po yung kalalabasan niya. Meron na tayong recycled paper. Ito naman yung site na gumagawa ng recycled pencil. So it still starts here at the top. Diyan po nagsisimula yung blending process natin. Pero iba yung materials sa ginagamit natin. Kung kanina, water lily at recycled paper, dito naman po, ang ginagamit natin ay ipa or rice husk kasama ng used paper with water. Pag okay na yung consistency niya, napupunta siya dito sa ating funnel or embudo. So yung embudo na po yan, siya ang maglalagay dito sa mga pang-mold natin ng pencil. Mga kapuso, it's another impressive invention from our high school students that can create recycled school materials and generate internet and electricity. Prototype pa lang or mas maliit na version pa lang, eh nakaka-achieve na siya ng ganito mga bagay. Paano pa yung mas malaking version o yung upscaled version nito? Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Navier. Changing the game!